Doon ko naramdamang may presensya ng tao sa likod ko matapos sabihin yon. Kung ganon, susulitin mo na nalalabing araw mo dito sa Manila kasama ko. Naparanok ako sa multong ngisi na meron siya. Alam ko may tao ngayon sa likuran ko. Di man ako siguradong siya iyon, ngunit naramdaman yon ang sistema ko. Hindi sa ganon ang Are you leaving, Mr. Saavedra? Di na pinatapos ni Riz ang sasabihin ko. Nag-away kasi ang paningin niya sa taong nasa likuran ko, kaya doon ko natuloy ang napagtanto. Nasa likod ko nga siya at narinig nito ang sinabi ko. Dahil doon napumura ako na wala sa oras. I have an appointment today. Sa conference lang ako. Then we should reschedule our meeting tomorrow. Isasama ko na si Daddy bukas dito. I would like to talk to Mrs. Jolina too. Tumango si Asher bago ito tumingin sa akin. Dahil sa ginawa niyang yon, madali ko ring nilihis ang paningin sa ibang bagay. Okay, see you tomorrow then. Habang sinasabi niya yon, sa akin to nakatingin. Dahilan para kumabog ng gusto ang puso ko. Pakiramdam ko sa kanya yung sinasabi kahit nakasama pa rin namin si Riz. Hindi ko tuloy malaman kung paano na ang itsura ko. Alright, mauna na kami. Lumapit na sa akin si Riz para akbayan ako. Hindi ko malaman kung nang ipapakita kong reaksyon matapos niya ako igiya papasok ng elevator. Hindi ko rin alam na dapat pang nakaakbay ang boss sa sekretary niya. I think your ex still likes you. Sinalipan ko to na may halong sama ng tingin. Sir Riz? Nangisi siya bago ko tuloy ang pakawalan. Bumukas din ang elevator ko sa nauna akong pumasok. Ngunit hindi ko inaasahan na kasunod pala sa amin si Asher na ngayon pumasok din ang elevator. I have something to get in my car. Yun ang sinabi niya kahit wala naman na kaming tinatanong. Tumango si Riz kahit alam kong natatawa siya sa isip nito dahil sa huli niyang sinabi sa akin na may gusto pa si Asher sa akin. You know, Winnie, I like that you're calling me Riz. Alam mo, walang tumatawag sa akin sa una kong pangalan. Sinamaan ko siya ng tingin kahit na boss ko to ngayon at siya ang buyer ng lupa. Nasa harapan lang naman kasi si Asher, nasa likuran niya kaming dalawa. Hindi ko tuloy malaman kung bakit nasasabi yun ang lalaking to. How about you, Mr. Saavedra? I know your name is two words, right? Paano ka tinatawag ng mga taong manlalapit sa'yo? They prefer to call me on my second name. Yun ang sagot ni Asher sa tanong niyang iyon. But my mom and dad call me with an Asher's name. They all have ways on how they call me. I see. But one of them, it's different. She called me in a unique name that I know. I don't know where she get that. What is it? Di na nasagot yun ni Asher matapos bumukas sa elevator. Nawala rin ang atensyon sa tanong na iyon dahil may mga tao na naghihintay sa labas upang pumasok na. Naunang lumabas si Asher kung saan sinundan yun ni Riz at ako. Dahil parehong daan lamang ang pupuntahan namin, sabay kaming lumakad palabas para tumungo sa kanilang sasakyan. Maaga kaming pupunta dito bukas. I hope you're okay with that. Tumango lang si Philip matapos naming huminto sa sasakyan ni Riz. Nasa tapat din siya ng kanyang sasakyan kung saan nakikita kong bago yon. Wala nang dating kotse niya na ginagamit noon. Ang kotse niya na kung saan ako lang ang gusto niyang sumakay. Mauna na kami. Pinagbuksan na ako ng pinto ni Riz matapos sabihin yon. Hindi ko man siya tingnan ngayon, alam ko nakamasid siya sa aking kilos. Hanggang sa makasakay ako, naramdaman ko pa rin ang tingin niya sa akin kaya hindi ko na rin natiis na tingnan siya. Malabo ang salamin ng kotse ni Riz at hindi ko alam kung nakikita niya ba ako. Ngunit siya ay kitang kita. Wala nang paningin ito sa akin kundi abanan na lang ito sa kotse kung saan may nilalabas siyang gamit. Hanggang sa tuluyan kaming makalayo, wala nang ibang naman ang isip ko kung hindi siya. Bakit kayo nag-iwalay na ex mo? Bumaling ako kay Riz sa kabila ng pananahimik ko. Naiinis talaga ako sa tuwing sinasabi niya ang katagang iyon. Required ba bang malaman yon sa posisyon ko, sir? Nakita kong natawa siya sa rear mirror. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa niya kanina sa loob, lalo nang sinabi niya sa akin kanina sa elevator. Malakas ang pakiramdam ko, may gusto pa siya sa'yo. The way he looked at you, his action and voice, parang ang lamig niya kanina. We don't need to talk about him. Sir, as he said, he's just my ex. Ang nakaraan hindi na dapat pang binabalikan? Winnie's POV. Si Riz mismo naghatid sa akin kung nasa na apartment na tinutuloyan namin. Hindi sana ako sang-ayon kanina sa nais niya ulit hindi nito ako nais bababain kanina. Kaya't wala akong choice kundi sabihin ang kanyang address dito. Nauna akong bumaba ng pinto
at uminto ng kotse sa harapan ng apartment. Inintay ko ang bahagyang pagbaba hanggang sa makalapit to sa akin. Nakatingala ito kung saan pinagmamasdan niya ang apartment mula sa itaas ng gusali. How much is your rental fee here? Dumapo ang tingin niya sa akin matapos niyang itanong iyon. Umiling ako bago sabihin wala akong binabayad sa pagtira dito. Libre lang ang pagtira namin dito. Ang kasama kong kaibigan, kamag-anak niya na nagmamay-ari dito. Kung ganon, ang mga kailangan na gamit ninyo na lang ang bibilhin? Meron naman na, do you want to get your advance salary? Nangulot ang noo ko dahil sa pagtutol nito. Sa sasabihin ko, hindi ko na rin nasagot kaagad ang sinabi niyang iyon. It looks like you need some budget. Hindi na, meron kami sa loob. Why don't you just give me your bank account? Para mabigay ko ng whole month payment mo, para may panggastos kayo araw-araw habang nandito kayo. Hindi na nga iyon kailangan, Reese. Hindi naman trabaho ang hinahanap natin dito. Pumunta lang ako dito para makausap ka. At dahil pumayag kang, huwag nang bilhin ng paaralan. Utang loob ko yon at di na kailangan bayaran pa. Natawa siya bago mailing sa sinabi ko. Kaya nga binigyan kita ng trabaho para kumita ka. Bakit pa panireklamo ka? Hindi ako nagreklamo, Reese. Kung ganon, tumatanggi ka sa grasya. Napabuntong hininga ko. Nag-iwas din ako ng tingin dahil hindi ko inaasahan, iisipin pa niyang bagay na to. Pinagtrabahuhan ko lang ang kapalit ng pagpayag mo. Hindi mo ako kailangan bayaran. Pwede ba akong umakit sa itaas? Nangulot ang noo ko dahil sa ibang sagot na sinabi niya sa akin. Ano ang gagawin niya sa itaas? Bakit? Wala ka bang gagawin ngayon? Hindi mo naman kailangan umakit pa. Pinagtaasan niya ako ng kilay dahil sa sinabi kong iyon. Di mo nga ako inulok ng kape ang boss mo eh. Pagtataboyin mo pa to? Ganyan na ba talaga ang ugali mo? Natawa ako bago muling nag-iwas ang tingin. Kung ganun pala, ako pang mas dumilitaw na masama ngayon. E malay ko ba ako nais niyang umakit at magkape muna? Tara na. Tinalikuran ko na to matapos sabihin yon. Inayaan ko siyang sumunod sa akin dahil labag naman ang noob kong isama pa siya sa itaas. Pariguradong manlalait lamang ang lalaking to. Pag-akit namin sa floor ko nasa nang tinutulugan naming kwarto, agaran ko nang binuksan ng pinto para patuloyin siya. Dumiretso ko sa mesa at doon inilapag ang dalakong bag. Wala dito si Grace pero malinis naman na ang paligid. Hindi ko lang alam kung nasan yon kaya't sinubukan kong magpadala ng mensahe sa kanya. Habang nakatayo si Reese sa gitna ng silid, nililibot itong paningin sa kabuuan ng kwarto hanggang huminto ang mata niya sa mga nakasampay na bra at undies sa gilid ito. Nagmamadali akong kunin yon para maalis yon sa paningin niya. Doon na rin bumukas ang pinto kung saan niluwan itong nakatapis na kaibigan ko. Namilog ang mata niya at nagsumigaw dahil sa nakitang binata sa silid. Kumuha ito ng walis tambo at agarang pinagpapalo ang kawawang lalaki na ngayon nagmumura ng paulit-ulit. Magnanakaw ka? Magnanakaw ka? What the heck? Hindi ako magnanakaw? Sino yan, Winnie? Bakit siya nakapasok dito? Siya ang buyer, si Reese. Pumaling ang ulo ni Grace sa akin dahil sa sinabi kong iyon. Nagbago na rin ang ekspresyon ng mukha nito, tila ba agad binalot ng kahihiyan dahil sa ginawa niya kanina. Bakit di mo agad sinabi? Pabulong lamang niyang tinanong iyon. Masasabi ko ba yun kanina kung agad nakampas ito sa lalaking kasama ko? Hindi mo naman sinabi na ang kaibigan mo pala isang sadista. Nilingon ito si Riz nang ihinahaplos ang braso niyang napuruhan nito kanina. Hindi ko inaasahang may bisita si Winnie. Nagulat lang ako, pasensya ka na. Pwede kitang kasuhan sa ginawa mo. Sinaktan mo ko at pinaratangang magnanakaw? Nangunot ang noo ni Grace dahil sa sinabi niyang iyon. Pero hindi na lang humabang usapan dahil mukhang hindi nagustuhan ni Grace ang narinig. Sumabat na ako upang mabaling sa akin ang atensyon ni Reese. Ipagtitimpla na kita ng kape, maupo ka na muna doon. Tinuro kong upuan sa tabing mesa upang doon siya magtungo, ngunit hindi doon dumapo ang tingin niya. Kundi sa mga hawak kong hanger, ito tumingin kung saan nakasabit to ng mga bra ni Grace na nilabhan niya kaninang umaga. Bakit pa kalat-kalat ang mga potholders dito? Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa tanong nito. Hindi rin naman ako nahihiya dahil wala akong gamit sa mga hawak ko. Nagulat si Grace nang kinuha nito ang hawak ko. Nagmamadali siyang nagtungo sa kama at doon hinagilap ang kanyang pamalit. Matapos nung nawalan siya ng imik bago ito lumabas.
Pagpasensya man si Grace ha, nagulat lang to kanina. Tumaas ang kilay niya sa sinabi ko matapos itong makalabas. Grace ang pangalan ng babaeng yon? Oo, siya nabanggit kong kasamang tumungo dito. Isa rin siyang guro katulad ko. Natawa ito bago mag-iwas ng tingin. She is a teacher too? Pero hindi man lang marunong magtanong ha. Mukha ba ako magnanakaw sa paningin niya? Napamuran lamang ako sa isip. Sa tingin ko, big deal talaga yon sa lalaking to. Kung sa bagay, sino ba naman kasing babae ang pagkakamalang magnanakaw ang isang tulad niya? Ang gwapo nito. Naka-black suit pa siya kaya't bakit nga ba nasabi yun ni Grace? Nga pala, hindi ka na bababalik sa opisina? Bumuntong hininga ito sa tanong ko. Nais ko nang baguhin ang usapan dahil panigurado, nahihiya na yung si Grace. Nakuha ko rin naman ang atensyon nito kung saan napabuntong hininga siya. Mamaya siguro, baka uuwi na ako pagkatapos dito. I just want you to know if you have a better place para may offer sa yung kondo ko. Natawa ko dahil sa sinabi niyang iyon. Seryoso ba siya? Ipapagamit ito sa akin ang kondo niya? Why are you laughing? I am not helping you because I like you. Alam mo, tinatanong ko lang ding utang na loob ang pagtulong ko. Tumango ako dahil hindi ko na rin naman iniisip pa yon. Hindi naman ako ganun kaiba mag-isip kaya wala itong sinabi sa akin. Alam ko, Reese, wala akong sinabing may gusto ka sa akin. Yeah, kung magkakagusto man ako sa'yo, sigurado na ang matatanim na titig ang matatanggap ko sa ex mo. Nangulot ang noo ko dahil sa isiningit niyang iyon. At bakit naisamang lalaking yon sa usapan natin? I don't know. Naiinis lang din ako sa kanya. I hate him. Kung may galit ka man sa kanya o naiinis ka rito, hindi mo na kailangan pang banggitin na ex ko siya. Ayoko nang narinig yan sa'yo. Natawa ito. Hindi yung totoong tawa kundi parang napaka-bitter niyang tignan ngayon. Hindi ko lang akalain na may makikilala akong ex ng lalaking yon. When I heard the news that Rika and Philip are got engaged, naiinis na ako. Tumaas ang kilay ko dahil sa narinig. Bakit siya maiinis? May connection ba siya kay Rika? Bakit ka maiinis sa bagay na yon? Mataman niya akong tinitigan dahil sa tanong kong iyon. Ikaw ba, hindi naiinis nang malaman yon? Hindi ba tulad ko ay iniinis ka rin niya? Natigilan ako dahil sa naging tanong niya. Oo't naiinis ako pero wala naman na ako magagawa pa. Ngunit kung naiinis siya dahil de-engage ang dalawa, ibig sabihin may gusto siya kay Rika. Hindi ko na nais itanong kung bakit ka naiinis dahil parang alam ko na rin naman ang rason. Bumuntong hininga siya bago nag-iwas ng tingin. Mukhang hindi ka naman na mausisa. Ngunit nagtataka lamang ako kung bakit ganon ang tingin sa'yo ni Philip. Kakaiba ang titig niya sa'yo kumpara kay Rika. Nakikita ko may iba kang feelings. Guni-guni mo lang yon, Reese. Hindi. Bakit bang hilig mong kontra ng sinasabi ko? Bakit pa hindi ka nalang maniwala? Anong mapapala ko kung mapaniwala mo ko? Hindi siya nakasagot sa tanong ko. Ano magagawa ko kung kaiba ang tingin niya sa akin? Alam mo, hindi na magbabago na may fiancé na ang tao. Hindi ko na dapat pang pag-isipan yon dahil mas focus na ako ngayon kung ano man ang meron ako. At narating namin. Napabuntong hininga siya. You have a point, maybe? Ako na lang ang hindi makakatanggap. Naiiling ako dahil alam ko na may something na ito about kay Rika. Ano bang meron sa inyo ng babaeng yon? She is my ex-girlfriend. Napamaang ako at natigilan dahil sa diretsyong sabi nito. Ex-girlfriend niya ka mo, si Rika? We're in a relationship when I'm studying in college in the States. Ang kaso lang, sinabi niya kailangan na namin maghiwalay dahil nga ikakasal na to. Natawa ako bigla dahil sa sinabi niyang iyon. Kung ganoon nang umuwi dito si Rika galing sa States, nakaplano na talagang lahat? I hate her because of that decision. Feeling ko palagi siyang sumusunod sa mga magulang niya kahit labag yun sa loob nito. Until now, ganoon pa rin. Nakabalik na ako ng Pilipinas eh, wala pa rin siyang pinagbago. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko ngayon. Hindi ko akalain na may naging girlfriend na itong lalaking nasa harapan ko dahil ubod siya ng kasungitan. Pero hindi na yun importante. At least, alam ko na ang dahilan. Hindi ko alam kung kailan pero kailangan nating tanggapin yon. Hindi siya nagbigay imik sa sinabi ko. Kunot noon niya akong tinignan habang nag-iiwas ng tingin sa akin. Doon lang din pumasok si Grace na ngayon ay nakabihis na. Habang dala ang mga nakatuping undies niya at bra.
Dumiretso ka sa kanyang drawer upang agarang ipaloob doon ang mga gamit niya. Bumuntong hininga pa ito. Bago humarap sa amin, pasensya ka na sa nangyari kanina ha. Hindi ko talaga sinasadya ang nagawa ko. Tumaas ang kilay ni Riz dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi mo pa pinaalala, sinasadya mo talaga? Napabuntong hininga ako dahil sa sinabi ng lalaking ito. Kahit kanino ba talaga'y masungit siya? Hindi ko yun sinasadya o intensyon. Hindi naman ako haharap sa'yo nang walang sinasabing paumanhin. Sang-ayon ako sa sinabi ni Grace kaya di na ako sumabat pa sa kanila. Ngunit dahil kakaibang nasa isip mo, Reese, para bang di niya pa yung nagustuhan? Kung ganon iniisip mo na ayos na sa akin yon, ang sakit ng ginawa mo. Kulang na lang hampasin mong ulo ko para humandusay ako eh. Hindi ko naman yon kagawin. Yun agad ang giit ni Grace na alam kong hindi nga niya yun magagawa. Pero ewan ko nga ba sa lalaking to? Alam mo, pasalamat ka at kaibigan ka ng babaeng to. Ngunit kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Eddie, thank you. Pabulong lamang niyang sabi matapos niyang umirap. Hindi rin naman siya pinansin ni Reese dahil bumaring na to sa akin. Mauna na ako. Magkita na lang tayo bukas. Kailangan maaga kang pumunta sa opisina ni Philip. Naparunok ako. Kailangan ba doon ako dumiretso? Yes, I have plans tomorrow. See you! Tinalikuran niya na ako matapos niyang sabihin iyon. At bago pa siya makalabas, nakatanggap pa na masamang tingin si Grace dahilan para mailing ako. Ang yabang ng lalaking yun. Kala mo ko sino porket mayaman? Nilapitan ko si Grace bago tapikin ang balikat nito. Ayos lang yan. Ganun talaga ang ugali ng lalaking yun. Tsaka kasalanan mo naman eh. Natawa ko dahil sinimangutan ako nito. Alam ko naman. Umingi naman ako ng sorry ha. Hindi ko naman kasi siya kilala. Malay ko ba? Bakit ba kasi siya pinagkamalang magnanakaw? Sa gwapo niyang yun?